Hello, good morning. Hello po sir, good morning. Si anong kidad po ito sir? From ano, Makiling, Calamba, Laguna? Oo, anong balita? Sir, meron lang po sana akong ihingin tulong sa inyo sir kasi natikitan po kasi ako nung Biyernes po sir, alas 4 ng hapon. Anong violation mo? Ano daw sir, yung reckless yung sabi doon sa ano, pero ayon sa ticket sir, ano sir, yung BTO? Bakit sinasabing disregarding traffic officer? Ano bang nangyari? Gawa ng ano sir eh, gawa ng nagka-problema kami sa ano sa barangay. Tinawag yung puso, napatikitan daw ako. Sino ang tumawag? Yung barangay Tanod. Tinawagan ang puso para tikitan ka. Opo sir. Tapos ngayon sir, sinabi ko na pwede ba ako tikitan kahit hindi naman niya ako naaktuhan kung halimbawa nagkamali man ako, sir? Ano ba ang nangyari? Yan po ang nangyari, sir. Yung, ano sir, yung tumawid ako ng pataliwa, tapos yung barangay Tanod, nagpag-go na siya sa, ano, galing sa kaliwa din. Pag-signal niya na go na, papasok doon sa kaliwa, pumasok na ako, sir. Ngayon, sinundan niya ako sir at pasaway daw. Tapos inabangan niya ako pagbalik. Kasi dumiretso ako sir eh. Kasi hindi naman ako akto na pinaparan niya sir eh. Yung sa barangay. Tapos pagbalik ko sir, galing ako sa subdivision. Pagbalik ko doon ako inabangan na tabi daw ako. Sabi ng barangay, tumabi ka at patikitan kita, tatawag kong puso. Sa madaling salita, hindi nasaksihan ng puso yung sinasabing ginawa mo. Opo sir. Ah, okay. Nasaan ka ngayon? Andito po ako ngayon, sir, sa Walter Makiling, sir. Baka walang opisina ang poso ngayon, ng Calamba. Wala po, sir. Bukas po, sir. Ah, pumunta ka bukas, tumawag ka sa akin. Opo. Lininawin ko, ha? Opo, sir. Nung pinara ka nung taga-barangay, opo, at nag-usap kayo, opo. Tumawag siya ng poso. Opo, sir. Tumawag. Para tikitan ka. Opo, sir. Pero, yung pangyayari, hindi nasaksihan ng poso. Hindi po, sir. O, sige. Pumunta ka bukas sa poso. Opo. Tapos, tawagan mo ako. Opo, sir. Mga, ano po, sir? Mga alas 8 po ng umaga, sir. Tatawag po ako sa inyo, sir. Okay, sige. Okay po, sir. Salamat po. Okay, bye-bye. Hey sir, Mr. Nod. Anong balita? Sir, hindi ko po kayo makukontak kaninang umaga, sir eh. Kanina, nasa meeting ako. Ah, okay po. Oo, kaya hindi mo ako makontak, pasensya. Anong nangyari? Sir, pinuntan ko po doon, sir. Eh, sinabi po kasi sa akin doon, sir, na ano, sir, doon sa opisina nila, na naka-ano daw, naka-day off yung naghuli sa akin. Kung gusto po daw, sir, bukas na lang daw balikan ko daw, sir. O sige, laban tayo. Huwag tayong pumayag na naaabuso kayo. Opo. Laban tayo. Mga anong oras bukas? Alas 8 po daw, sir. O sige, ipapakansel natin yung huli sa'yo dahil mali. Ah, sige po, sir. Sige po. O sige, magkita tayo bukas, alas 8. Ingat. Ah, okay po, sir. Sige po, sir. Salamat po. Okay, bye-bye. Hello po sir, good morning. Ah, good morning. Balita. Opo sir, nandito na po ako sa opisina sir. Opo. May nakausap ka na? Wala pa po sir, kasi ano pa sir, hindi pa sila nag-open sir eh, kinukuha pa lang yung mga resibo eh. Wala pang ano, wala pang tao sa opisina. Wala pang tao sa opisina? Alas 8:30 na. Meron na sir, konti pa lang sir. Puro mag... Ano sir, kakausapin ko na ba sir? Kausapin ko yung dyan sa baba. Ah, okay po, sir. Hindi na ako pupunta dyan. Ah, sige po. Kausapin ko yung tao dyan sa baba. Wait na po, sir. Okay. Sir, sino po kaya pwede makausap sa opisina, sir? Bakit? Okay. Diba nang ano, sir, yung nahuli po kasi kung nung Biyernes, sir, na ano, sir, yung tinawag lang sa barangay Tanod, sir, na ano, tikita ng wasko, sir. Sabihin mo, kakausapin ko yung hepe. Apa, apa? Ayat nampak. Ya, tahu kan? Hello.
Sir? Tanong po, sir? Ma'am, kakausapin lang po daw yung, ano ma'am, yung hipi. Po, sir? Hipi, bakit po? Wala pa po si Kajip, sir. Ano po, sir? Sabihin mo, kakausapin ko yung hepe. Wala pa yung hepe, sir. O, yung assistant chief. Opo, sir. Saglit mo muna, sir. Hindi, ako po. Sir, kakausapin mo na kayo na yan. Si sir, opo. Yung tungkol ba dito sa huli, si sir, na ano, sir? Tinawag na po kasi yung barangay tanod, sir, natikita na ko, sir. Okay. Si sir, sir, ma'am po. Kusita po. Hello, sir. Good morning. Kapatid, good morning po. Opo. Magre-request lang po ako sa inyo. Ano po, sir? Mangyari po, pakisuyo naman po, imbestigahan ninyo yung dinanas nitong kapatid nating motorista. Yes, sir, opo. Hindi ko rin po alam yung ano dito, yung kwento nito eh. Bago po kayo mag-usap, gusto kong bigyan lang po ng maikling background at yan naman po ay inyong iimbestigahan. Opo, opo. Ayon po dito sa driver, pinara siya ng barangay Tanod. Opo, opo. Inaakusahan siya ng paglabag na reckless driving. Opo. Kaya po ang ginawa nitong barangay Tanod, tumawag ng poso. Tumawag po ng inyong enforcer. Yes, sir, opo. Humigit ko mulang po, ayon sa driver, mga 5 minuto bago dumating yung poso enforcer. Opo, opo. Sa madaling salita po, hindi nasaksihan ng poso enforcer itong alegasyon na sinasabi ng barangay Tanod na naglabag itong driver ng reckless driving. Opo, opo. Ipagpaumanhin po ninyo, hindi po tama yung ginawa ng ating enforcer. Opo. Na magtitiket siya base hindi lamang sa sabi-sabi ng iba. Siguro po, maari po siyang mag-ticket yung poso enforcer kung nandoon po siya sa area at nasaksihan niya na totoo ang sinasabi ng opo, opo. Ng barangay Tanod. Yes, sir, opo. Pero kung kwento-kwento lamang po, kahit po sa LTO, hindi po ino-honor ang ganyan. Kaya hinihiling ko po, imbestigahan po natin at kung mapatunayan natin na tama at totoo ang sinasabi po ng driver, mangyari po, pakikansela po ng huli at pakipayuhan po yung ating mga enforcers na hindi po maari yon. Sige po, sir. Sige po. Imbestigahan po namin, papatawag po namin yung enforcer, no po? Opo, at banggitin ko na rin po, no? Yan pong driver na yan, hindi ko naman kilala. Wala din po na nag-endorso sa akin. Kaya lang, base po doon sa aming pag-uusap, nakikita ko po na may problema at hindi nga tama yung ginawa ng ating poso enforcer kung totoo nga yung kanyang kwento. Apa, apa. Mangyari po na kayo na po ang bahala muna. Sige po, sir. Apa. Imbestigahan po namin. Titignan din natin yung side po ng enforcer. Ano po? Opo, yun nga po. At hinihiling ko lang po, sa lalong madaling panahon po, kasi kahapon po, dumulog na yan sa inyong tanggapan, kaya lang yung enforcer, wala. Ah, opo. Sige, at ito po, pangalawang araw na niyang pagdulog. Opo, opo. Opo. Sigustuhin ko po ito. Opo. Matanong ko lamang, sir. Yes, sir. Pagka po ba ang ating enforcer ay napatunayan na nagkamali sa kanyang pagpapatupad ng batas? May reprimand po yun, sir. May reprimand po. May initiative po ang inyong opisina para po bigyan ito ng karampatang aksyon? Opo, opo. Reprimand muna po yan, sir. Yung po yung aming ano. First offense? Opo, opo. So, bibigyan niyo po siya ng letter? Opo, sir. Di gano'n na lang po.
kung mapatunayan po ninyo na nagkamali nga dahil hindi naman talaga tama yon kung totoo ang kwento ng driver, hihilingin po namin na babalikan po namin kayo at hihingi po kami ng kopya. Yes, sir. Apo, sir. Para kung sakali po at nagkaroon uli ng maling pagpapatupad ang ating enforcer, ay okay. Para naman mabigyan siya ng mas mataas na parusa. Ano po? Yes, sir. Sige po. Sir, maraming salamat po. Yes, sir. Apo. Maraming salamat din po. Bye-bye po. Sige po. Hello po, sir. Anong balita? Sir, maraming salamat po, sir. Nakuha ko na po, sir. Naka-uwi na po ako. Oh, sige. Tinawagan ko kayo kanina, sir. Kaso, hindi na kayo makontakt, sir. Busy number ni sir. Mahirap akong tawagan. Tumawag lang ako para kumustahin yung ating idinulog sa poso ng Kalamba. Ah, okay po, sir. Maraming salamat po talaga ulit, sir. Dahil nakuha ko na po, sir. Oh. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, ha? Opo, sir. Opo. Kaya lamang kita pinagtanggol, mali yung ang kanilang pagpapatupad. Ah, opo, sir. Hindi ka pwedeng manikit kung hindi mo nasaksihan yung violation. Opo. Okay? Opo, sir. Hindi ibig sabihin na ipinagtanggol kita ay lalabag at magiging siga ka sa kalsada, ha? Opo, sir. Opo. Doon lang tayo sa tama. Opo, sir. Ha? Basta tama. Kampi-kampi tayo, okay? Opo, opo, sir. Maraming salamat po. O, sige. Mag-ingat. Okay po, sir. Okay, bye-bye.